tarpaulin po kasi, parang partnership. So, oo nga. Paki-explain na po yan, please, please. Gusto namin siya matagal sa amin, kaya in-assume ko ng partnership yung tarpaulin namin. Yung reaction mo na napili ka doon sa Rosmar. Sobrang saya po kasi yung feeling na may nagtiwala sa akin nang ganun katagal, 'di ba? Super overwhelmed po. Ilang years? 1 year po. 1 year. Rosemary, can you tell us about yourself? So ako po si Rosemary Peña Moratan, 26 years old. So turning 27 this February 12 po. Then ako po ay isang businesswoman at graduate po ako ng BS Medical Technology sa Far Eastern University. Sir Manix, bakit mo siya nagustuhan? Yun nga, dahil sa TikTok din. Okay. Ito yung TikTok. Nakakatawang story nun. Meron akong dinuwit na TikTok niya. And, parang loko-lokong TikTok lang yun. And dinuwit niya rin. Mm-hmm. So sabi ko, ang daming likes nung TikTok namin dalawa. So parang, sabi ko, kunin ko nga to. Sabi ko. Tapos, yun, kinontak namin, ayun na, doon na nagsimula. Sabi ko, nag-usap kami, sabi ko, parang same ano kami, vibe, parang same yung ugali, yung ano, sabi ko, siguro magkakasundo kami dito. Pero ko, Rosemary, saan ba nag-start na TikTok? Nung August lang po ako nag-start po mag-TikTok. Siguro po na-bored dahil pandemic. Ayun, sabi ko nga po sa sarili ko, never ako mag-TikTok kasi parang nakakahiya, ganyan. Pero nung na-try ko, nakaka-addict po pala mag-TikTok. Sir Manix, meron ba siyang ano, meron siyang produkto na yun ang i-endorse niya or lahat ng products ng Prestige? Lahat ng products. Anong madalas gamitin mo sa Prestige niya products? Siyempre po yung pinaka-favorite ko po yung lotion, yung rejuvenating set, lahat po yun. Lahat naman po kasi talagang maganda naman po lahat ng products. Okay. So, ikaw ba may ano, Rosemar, meron ka ng ano, like mga co-tiktokers mo na pinagamit mo ng Prestige? Opo, talaga pong nire-refer ko po sa kanila at pinapa-endorse ko rin. Ganun ko po kamahal ang Prestige. So Sir Manix, ano yung mga plans for Rosemar this a year? Yun, balak namin siya ilagay sa mga tarpaulin, sa mga trucks, and sa mga opening ng mga distributors namin and events. Balak namin siya isama. Kung ano pa yung pwedeng ilagay si Rosemar, ilalagay namin siya doon. Rosemar, single ka ba? Single. So balak mo rin mag-artista? Kung papala rin po, why not naman po, di ba? Given a chance, yung actor yung gusto mong makasama? Hindi ko po alam kasi pinakang favorite ko po kasi nung simula bata pa ako si Dingdong Dantes po talaga. So, parang tandang Dingdong naman. Sa naman yung bata ako. Bakit si Dingdong? Kasi super cute niya po, lalo na nung napapanood ko po siya nung bata pa ako. Tapos hanggang ngayon po parang looking young talaga po siya. Tapos ang macho-macho pa ganun. Pero may chance na nakita na kayo? Opo. 3 times po. Nung una po is yung Philippine Youth po. Tapos nakita ko rin po siya nung may taping po siya sa may Manila City Hall. Tapos kahit ang dami ko pong dala na naka-jeep ako, gusto ko po sanang bumaba. Gusto ko po talaga yung itsura ni Dingdong. Pero nakalapit ka na sa kanya? Yun nga po yung never pa eh. Sana po soon ganun. So, siya rin ba yung showbiz crush mo? Opo, ultimate crush po. Ultimate. Sa mga babae naman, sino yung mga gusto mong makatrabaho? Mga celebrity? Siyempre po, partner na rin po niya, si Miss Marian Rivet. Sir Manix, posible kayo magkaroon ng alba, Rosmar na lotion by Prestige, mga babae? Oo. May ambition ka ba ganun, Rosmar? Siyempre naman po, kung mabibigyan ng chance, why not po? Ang sariling ano niya, pangalan. After Rosemary, meron ka ba ilo-launch na ibang TikTokers na lalaki naman? Maraming nakalign up. Pero right now, si Rosemar pa lang po yung naka-contract talaga na ano, bilang endorser ng ano, Prestige. Na 1 year. So, anong mga inaasahan mo sa Prestige? Oo. Siyempre po, marami pa akong expectations kasi sa pagkakakilala ko po kay Sir Manix, sobrang
bongga, sobrang bait, wala po talaga akong masabi. Kaya po talagang gusto kong mag-stay sa Prestige. Gano'ng kaka-excited? Kasi narinig mo kanina yung mga plano para sa'yo. Noon pa po ako excited. Simula pa lang po nung first time po kasi, nung hindi ko pa po familiar si Sir Manix po, nagpadala po siya ng halos isang truck po ng Prestige sa akin. Wow. Tapos super tuwang-tuwa po talaga ako. Unexpected po kasi walang contact, hindi malabo siya. Hindi ko sinabi na magpapadala kami. May akong friend na kakilala siya. Sabi ko gusto ko padalaan to yung address. Sabi, padala ko. So imagine naman po kung unang-una ganun na pagod yung impression ko po kay Sir Manix. Why not lalo pa po pagtagal, di ba? Grabe. Sobra pong masurpresa. Ano yung business? Or ano? Ibo business? Insecure ka naman. Rosmar, alam naman natin, kanina tanong namin si Sir Manix about yung mga pambabash, yung bashers. Ikaw, paano mo hinahandle yung mga bashers mo? Ako po kasi hindi ko po tinitake as seriously po yung mga ganun. For example, po binash nila ako. Siyempre, tinitake as positive ko po yun. Siguro may dapat akong i-improve sa sarili ko na dapat ko pong i-upgrade yun po. So, hindi ko po siya binibig deal. Tinatawanan ko lang po. Take as positive lang po lahat. Oo, hindi mo binablock ka agad. Ay, hindi po. Masaya pa nga po pag may bashers ako. Sabi nga, more bashers, more blessings. Si Rosmar, paki-ano na sila sa Prestige. Mag-invite mo sila. So ayun guys, gumamit kayo ng Prestige at maging part kayo ng family ng Prestige dahil ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako pipirma ng 1-year contract or more contracts pa kay Sir Manix kung hindi siya napakabuting tao at kung hindi napakagandang products ng Prestige. Wow, bonggang-bongga. Siyempre, promote mo na yung social media accounts. So ayun po, meron po akong Facebook na Rosmar Peña Moratan at Rosmar Vlog. Tapos may Instagram naman po akong Rosmar Tan. YouTube ko naman po is Rosmar at ang TikTok ko po is Rosmar Tan din po. Sir Manix again, mga social media account. Yun, yung Facebook ko is Manix Carancho, IG ko is Manix Prestige, and yung TikTok ko Manix Carancho _ Prestige, and yung YouTube channel ko, Manix TV. Ayun. Thank you, good luck. Good luck.